Hi guys! Welcome back pong muli sa aking channel. Umay na umay ka na ba sa kakakain ng karne? O kaya naman po ay wala kang pambili ng karne? Sa atin pong recipe sa araw na ito ay tiyak magugustuhan ninyo. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan, subscribe na po ang aking channel. Tara po, luto po tayo. Maraming salamat po! Ang atin pong main ingredients, mayroon po tayong isang pirasong hard-boiled egg, mayroon po tayong pichay, mayroon po tayong bawang. Napakasimple lang po at abot kaya, di po ba? Ayan, sa isang kaserola po ay mag-init po tayo ng tubig, magpakulo po tayo ng tubig. At pagka kumukulo na po siya, ilagay na po natin ang ating pichay. Parang ahalabusan lang po natin yan. Pwede rin po i-steam ninyo kung mayroon po kayong mga steamer. Ayan. Ganyan lamang po, ilubog natin sa mainit na tubig yung ating pichay para maano siya, yung mawala yung pagka-crispy niya ng kaunti. Ayan, ganyan lang po, halo-haloin po natin. Kalkulahin lang po natin kung sakto na yung pagka-halabos ng ating pichay. Baka naman mapasobra. Ayan, sa isang kawali po, ay maglagay po tayo ng isang kutsarang olive oil. Olive oil po ang aking ginamit para iba yung sarap ng olive oil na binibigay sa ating gagawing recipe ngayon. Pero pwede rin po yung natural oil lang. Hindi naman po yan ibig sabihin na olive oil talaga ang ating gagamitin. Yan po depende sa availability ng ating sa ating sangkap sa kusina. Ayan po, nilagay na po natin ang ating hiniwa-hiwang bawang, hiniwa lang po natin yan ng maninipis at yan po ay ating palulutungin. Gagawin po natin yang crispy. Ayan, tingnan naman po ninyo ang ating bawang at medyo na siya. Alagaan lang po natin ng halukay ng ganyan na halo-halo at para hindi siya masunog. Ayan, sa tingin ko ay pwede na po ere. Anguin na po natin at baka naman masunog, mapait naman po siya kung masunog. Yung pinagprituhan po natin ng bawang, yun na din po ang ating gagamitin na paglulutuan ng ating sauce para sa ating pitsay na iyon. Yan, naglagay po ako ng isang kutsarang oyster sauce. Tapos maglalagay din po ako ng kalahating tasang tubig. Kalahating cup lang po. Lagay din po tayo ng kalahating kutsaritang asukal. Yan, imimix lang po natin yan. Maglalagay din po tayo ng toyo. Yan. Kalahating kutsarang toyo. Maglagay din po tayo ng kaunting suka. Saka kaunting asin, lagyan din po natin iyan. Kaunti lang ho at baka naman. Mayroon din ho tayong paminta kasi mayroon na tayong toyo. Lagyan din natin ng kaunting asin. Ayan, haluhaluin lang po natin ng mapagayaan. Napakadali lang po nito. At tiyak naman na sa halagang mga 25 pesos siguro ay solve ng inyong isang ulaman. Buong pamilya na yung makakain ito. Kung mahilig sa gulay ang inyong mga anak ay talaga namang swaktong swakto po ari. Ayan, nailagay ko na po yung ating yung hard-boiled egg na pinukulaan po yan ng papagayan. Saka nilagyan na rin natin ng red bell pepper at ng ating green onion. Tikman po natin kung sakto na ang lasa at para maya-maya ay ilalagay na natin yan sa ating inalbusan na pitsay. Ayan, pakulukuloin lang po natin ng ilang saglit. Tapos lagyan din po natin ng dahon ng green onions. Ayan, luto na po ari guys. Ready to serve na po ang ating sauce. Ayan, nakaprepare na ang ating inalbusan na pitsay. Ilagay na po natin sa ibabaw ang ating sauce na iyan. Ari po ay testingan po ninyong gawin at napakasarap po talaga. Sa mga mahilig po dyan sa mga gulay, ayan, mga veggie lovers dyan, ayan, ito po. Spread lang po natin ang papagayan ng sauce sa ating pitsay na iyan. Pagkatapos po na yan, ay ilalagay na rin po natin ang ating crispy garlic. Ayun. Yun ang talagang napakasarap po niyan. At
pagkalutong ng garlic na iyan na ating ginawa, na ating pinirito. So ayun po, maraming salamat po sa nanood sa ating maigsing video na ito. Shout out sa mga kaibigan ko, sa mga bagong subscribers. Shout out sa inyo. Maraming salamat at kayo'y nanonood ng aking mga video. Ako hindi magsasawang magpasalamat sa mga subscribers ko na nagsusubscribe sa akin at nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood at nakarating kayo hanggang sa dulo. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.